Bukod sa panukat ng kaalaman ng mga estudyante, batayan din ng bonus ng public teachers ang National Achievement Test o NAT. Pero ang ilang mga guro at estudyante, nagsasabwatan naman di umano sa dayaan. GMA News investigates paano nga ba maiiwasan ang ganitong pandaraya nang hindi nasasakripisyo ang marka ng mga estudyante. Narito ang special report ni Deo Bugawisan. Dito sa Benigno Aquino Elementary School, kanya-kanyang diskarte na naman ng mga guro para sanayin ng mga estudyanteng kukuha ng taunang pambansang pagsusulit o National Achievement Test. Isang exam para sukatin ang kaalaman ng mga mag-aaral sa grade 3, grade 6 at 4th year high school. Pero si Seth di niya tunay na pangalan, estudyante sa isang public school sa Bulacan. Hindi na raw kinailangan pang magsunog ng kilay nang kumuha siya ng NAT noong isang taon. Lahat na ng subject, nilagay sa blackboard, dinikit doon yung mga sagot. Anong nakopya na lahat, sinunog na rin yung kode ko na yun, pati ata abo tinago. Halos ganun din ang karanasan ng private school teacher na si Lian, hindi niya tunay na pangalan, nang mag-proctor sa isang public school para sa NAT. Habang ako yung nagbabantay sa grade 3, may mga subject, tapos may mga letters. Ganun na. Kaya ako napatunay sa real NAT. Ganun ang really case. Mula 2002, nagsisilbing batayan ng NAT para malaman ang mga aspetong dapat pang pag-usayin sa edukasyon. Paliwanag ng DepEd. Ito po talaga ay isang uri ng tinatawag nating assessment. Yan po lamang ang tanging layunin niyan. Pero ang resulta ng NAT, isa rin sa tatlong batayan ng gobyerno para sa pamamigay ng performance-based bonus sa mga public school teacher. Alinsunod sa Executive Order 80 ng Administrasyong Aquino noong 2012. Kaya ayon sa party list na Alliance of Concerned Teachers, natutukso raw ang ibang guro na gawin ng lahat para makakuha ng matataas na marka ang kanilang mga estudyante. Ang nangyayari sa halip na ang maging pangunahing concern ay matuto yung mga bata, ang nagiging concern na ay makascore ng mataas sa NAT. Nagiging prone to abuse yung system. Isa dito yung cheating. Sa halos 46,000 public schools sa buong bansa na binubuo ng mahigit 500,000 guro, 1% lang ang nakatanggap ng karagdagang 35,000 pesos na bonus noong 2012. Mungkahin ng act, hindi na dapat gawing basehan ng NAT para sa magiging bonus ng mga teacher mula sa mga pampublikong paaralan. Hindi tama na itali ang individual benefits sa NAT score. No, kasi nga hindi lang naman individual effort ang nasusukat ng NAT eh. Ang DepEd, nanindigang mahalagang papel na ginagampanan ng NAT para lalo pang mapagandang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ayon naman natin na ang NAT ay parang magiging paligsahan. Mawawala na ngayon talaga ang focus ng ating mga guro, ng ating mga mag-aaral sa tunay na dahilan. At yan ay maging assessment tool. Hindi raw palalagpasin ng DepEd ang anumang uri ng pandaraya, lalo na kung kinasasangkutan ito ng mismong mga guro. Kung mayroon po na ganyang patuloy na aligasyon, ipagbigay alam niyo po sa amin at makakaasa po kayo totoong investigasyon at hindi po natin itatago yan. Si Seth nangakong hindi na magpapadala pa sa susunod na pagkakataong kukuha siya ulit ng pagsusulit. Lagi nila kasing sinasabihin na huwag bang dadaya, pero minsan sila rin yung nangunguna para lang sa pera. Deo Bugawisan, GMA News.